sabay. Masyado ka malayo. Ganyan. Ganyan. Ikaw, dito ka. Ayan. Okay. So, this is Christian here. Welcome back to our channel. So, kasama natin ngayon si Direk Gidan sa Response 41. Dahil para ibigay sa inyo ang aming pinangako, Fire Truck Tour. Ngayon, kasama natin si Direk Gidan kasi mas kabisado niya yung mga enhancement na nangyari sa ating truck. At saka, syempre, lahat naman nung ano natin, hindi naman magiging possible kung wala si Direk Gidan. So, ayun, simulan natin ang ating Fire Truck Tour. Okay, Gidan? Good day sa inyo. Ito yung tractor natin. Simulan natin sa harapan, ano ba yung mga improvements. So, natin, again, meron tayong nilagay na traffic advisor dito. Then yung bumper, inaayos nila boss carrier ng squadron. Inaayos nila kasama sa city corner. So, dati, nakikita nyo lang dito yung mga spotlight natin. Malog siya lagi. Pagka nag-transit, gumagalan yung ilaw. So, ngayon, naka-bolting na siya. So, hindi siya gano'n malog. So, dito naman tayo sa taas. So, ang mapapansin nyo dito sa taas, yung top light natin iba na. So, courtesy of Sir Paul, yun, pinalitan niya yung top light natin ng bago. Yun, salamat Sir Paul sa pagbigay ng bagong top light. Ayun. So, yun, punta tayo sa loob. So, dito sa loob, yung mga nangyari, so, inaayos ni Sir Paul yung taas, yan. Dati, itong mga switches nandito sa kabila. So, napunta na siya dito para convenient lahat. So, yung mga functions nito, ano nga ba? Kasi, hindi pa naayos. So, ngayon, maayos na siya. Nakikita niyo dito sa taas ng controls. So, ito, itong switch na to, para siya sa top light. Ayan, ano ba natin? Pakikita na. So, ito yung switch para sa top light. So, pag ni-switch ko siya, nakikita niyo yung top light. Iniilaw. Ayan, no? So, yan. Kita ba? Kita yung ano? So, yung pangalawa naman, switch, ito yung sa sides. So, ayan, nakikita mo yung mga ilaw sa gilid. Ayan. And, itong third switch, sa ano siya, sa likod, yung mahaba na ilaw sa likod, traffic advisor natin. Ito yung spotlight, yung bilog sa gilid or mas kilalang clearance light. So, ayun yung makikita niyo yung dalawang bilog. Tapos itong switch na to, para naman siya sa front blinkers natin. Front blinkers, okay. Sa harap, ayan. So, yung ano, yung switch natin na isa naman is for the spotlight or mas kilala natin sa fog lights ni Pumper. Ito yung puti. So, yun, may kita yung sarapan. Fog lights. Ayan. So, Direk, bigyan mo nga sila ng recap dito sa ilaw natin, kahit ituro mo lang, kahit ito. Okay, so ito, sa top light, ito sa gilid, yung side blinkers, ito yung sa likod, yung mahaba na traffic advisor, ito yung sa spotlight, sa or mas kilalang clearance light sa gilid. So, ito yung blinker sa harapan, yung mahaba, and then ito yung fog lights natin. So, itong two remaining switch is very simple. So, ito, sa air compressor. And then this one, this powers the siren. So, yan, nakikita niyo yung siren. Okay.
So, hindi natin siya pwedeng pindutin ngayon, pero alam nyo na yun. Makikita nyo naman yan sa mga responde. So, yun. Sa mga nag-go-under, parang ano siya, no? Parang nasa aircraft. Kasi yung mga switches na to, toggle switches siya. So, usually parang nasa cockpit ng aeroplano. Yun. So, ito yung mga toggle switch natin. So, one by one natin papatayin. So, okay. So, sirens, compressor, spotlight, front blinkers. Okay, sa side lights, then yung sa ilaw sa likod, sa gilid, and then the top light. Ayun. So ito pala i-add natin. So ito ay bagong switch din to. Yung full switch care of Paul Works din. Mm-hmm. Ayan. So ito yung nasira ko nung isang araw pero naayos ko na ngayon. So yun, ano pa yung bukod sa mga switches, ano pa ba yung meron? So meron tayong siren, yung old siren ni Pumper. And then meron din tayo yung replace si Sir Paul na siren yung gilin. Sabi gano'n. Ay, sa kabila. Kasi nalimugong ba yun. Geographer. So, sa likod, ano nga ba yung mga changes? So, lumilis yung loob, inayos din ni Sir Paul. Mapapansin nyo, wala na yung ating air compressor and tank sa likod. So, saan siya nalagay? So, basically, dito na siya sa gilid. Ayan. Integrate na siya sa body ng truck. So yung air tank and then yung air compressor nandoon. So yan yung mga hose. Ito galing din kay Sir Paul yan. Then yung sa taas naman. So makikita niyo sa taas, dati yung horn location nandoon banda sa pinakaunahan. So nirelocate din ni Sir Paul, inayos niya. So ito na yung lugar na air horn. So, sana so, nagdududa kung bakit kung ipiyok ang air horn natin ngayon. Nagkaroon ng sira yung plato niya kasi nasosobrahan siya sa hangin. Nagkayupi. So, basically, ni-repair siya ni Sir Paul. Yun. Thank you rin, Sir Paul, sa pag-repair ng aming air horn. So, basically, gumagana naman siya. May function pa rin siya, no? Nandun pa rin yung malakas na tone niya. Pero yung first tone lang niya, medyo pumipiyok, pero na-adjust naman siya sa hangin. So, yun. Pati niya yung mga gamit namin. So, nandiyan yan kasi minsan pag may responde, yung hindi mo dala yung gamit mo nasa bahay, pwede kang pumuha dito. Nang walang gumagamit, makaka-responde ka pa din. Okay, back to Ilan. So, ayun. Sa gilid, ano ba yung mga upgrade sa gilid? So, dati kasi walang masyadong visibility si Pumper sa gilid. So, ito, bumili tayo ng COB lights from Pandakan 1 License Sirens. Yan, Chief Gary Salas. Ito pa, bumili natin kay Chief Gary Salas to, yung appearance light. Pandakan 1 License Sirens. Lahat yan, ATV. So, ayun. Yan. Tayo, no? So, dito naman tayo sa likod, no? Yung mga upgrade na additional. Sa likod din kasi, hindi gaano kita si Pumper sa likod, so bumili ako ng ilaw din. COB lights din, from Pandakan 1, lights and siren by Chief Larry Salas. Ito pa, traffic advisor, COB lights. Again, kay Pandakan 1, lights and sirens kay Chief Larry Salas. Then ano nga pala, yung air horn natin, galing yun kay the firefighter store PH, yan, kay Jerry Keith, yan, kay 298. So, meron pa yun para sa future projects natin. Wala natin si 5-3, yeah. Yeah. Cameraman. Kung baka naman, kunin mo ako. So, sa naman, hindi pa siya complete, so may mga future projects pa tayo, no? May parating tayo kay, again, Firefighter Store PH, 654 na LED. Yung square yon yung makikita nyo sa mga fire truck. Yung square na ilaw, nagbibig. So, abangan nyo lang, magkakaroon din tayo ng additional ganon. Isa pa, magkakaroon tayo ng CPI speakers by Paul Works again. So, bakit magtataka kayo, bakit di bili pa ako ng isang speakers? So, kasi ang bala ko kasi, yung CPI speakers, para siya sa gilid. Then yung secondary siren, para yun sa batingting natin na paparating na rin. So, abangan nyo yung batingting natin. So, kasi kadalasan nahanap nyo yung batingting eh. So, yun. Ikuha din tayo ng isang batingting. Nakakonnect naman siya sa taas. Yung CPI speakers, dito siya sa baba. Yan. Extend natin yung bumper ng onset.
Ito na, uniforme ka. Hindi na kayo uniforme. Ayan. Yung compartment natin. Ang dala natin mas naunong medya ay lima lang. Tapos yung last medya natin, dalawa lang. Tapos ayong, nandito sa loob yung mga gas namin. Ito yung mga diesel. Ano ginagawa nito mga to? Guyo! Guyo! Guyo, engine man! Explain mo itong mga gilid na to, yung mga gilid-gilid. So, para sa ano ito eh, sa tanke, pag binuksan mo ito, bubuksan natin ha. Then, pag bukas niyan, may lalabas na yan, tubig. Ito yung pag pinihit yan, may tubig na lalabas. Pag pinihit yan, bubuksan ko ba? Wag! Unti lang, unti lang. Okay. Yung tubig niya. So, pag sinagad yan, malakas yan. Kasi ito yung sa ano niya, water pressure niya. Pag binuksan mo ito, pati yung kabila lalakas din, kaya dapat may tao din sa kabila para makakontrol. Yan, pare-pares kahit tatlo na yan. So ano ito eh, sanction ito eh. So may pangigot ng tubig kaso dito yung magana. Pag may nagsusupply sa atin, saan sinasaksak? Dito naman yung sa water supply. Dito yung dumadaan, dito sa taas. Pag ilatag mo ito, kukonect mo sa may kabilang ano, sa nasa dito na fire truck yun. Didiretso mo nila yung tubig nila. So dito papasok yung tubig. Dito na yan. Pag nasa atin na, babato naman natin sa iba. Okay. Ano pa? Ano pa mga hindi natin nadi-discuss dito? Walaan eh. Taas. Hindi, pakita natin yung taas. Sino marunong makyat? Pakita mo lang kung saan kayo umuupo. Respond eh. Kasi hindi natin nabibidyoan kadalasan yan. Dito kami umuupo. Yan lang kami. Yan lang kami dito. Pakita mo yung mukha mo. Dito kami umuupo. Jagger na ako. Yo, what's up, jagger? Dito kami umuupo sa taas. Yan. Ayun, may reserva kami sa gulong. Yan lang. Pintang kayong tubig. Dito, minsan tatlo, dalawa. Dalawa lang umupo, tatlo. Yan. Yung air horn, top light. Ang lahat. Ito yung mga 4-1s. Light 3 lang. Ayun, so... Ayun, oh. Pare. Oh, ikaw naman. Balik tayo dito sa harap. Ay! Dito sa harap kasi malapit mo maglubi. Pag hintayin na natin yung dumilim para mas makita yung ganda ng ating ilaw. So sa mga nagtatanong kung nasan yung mga other na donated na ilaw ni Davao and Ishan para. So yung sa ilaw ni Davao, ano kasi niya, 12 volts. So si Pumper kasi 24 volts siya usually. Ngayon, sa pwede naman natin gamitin yung mga blinkers ni Davao. Kaso, may nakakonekta na 3 major components ng truck sa 12 volts battery. So ano yung mga major components na yun? 3 major components na nakakapit sa 12 volts battery. So ito yung siren, wheelen, then yung isa pang siren, yung old siren. Then yung pinaka-importante talaga is yung air compressor. So, bakit hindi na namin dinagdag yung mga 12 volts sa ilaw? Kasi sa tatlong yung major components na yun, malakas na sila kung konsumo ng baterya. So, lalo na si compressor. So, what more kung dadagdagan pa natin ng additional na ilaw? So, baka masira yung battery or madaling malohat. Pero, huwag kayong magalala, in the near future, may plano ko kay Pumper para yung mga 12 volts na ilaw na yun magamit. Okay, yung kay Sean para naman, yung ilaw na beacon lights na napanood lang kaya, no? Kay Firewood Motors. Ah, Firewood. Ayan. Para naman, Firewood. Sean para, syempre. Ayan. So, yung ilaw ni Sean para, kaya hindi natin siya nakabit, although 24 volts siya, is the reason yung malaki siya. So, si Pumper kasi medyo maliit lang sa taas, no? Yung ilaw medyo malaki siya. And, ang 41s ng mga response is sa taas sumasakay. So, wala pang pwesto na pwedeng paglagyan. Kinoconsider din namin yung laki niya kasi. So, baka maging safety risk siya mamaya, masira or matabik or whatsoever. Mahirapan yung mga 41s umakyat ng taas. So, abangan yun. Hindi rin mapupunta sa waste lahat ng dinonate ng ilaw. Abangan nyo lang, ginagawa lang namin ng paraan. I-innovate pa kami kung paano namin makakapit yung mga ilaw. Eh doon sa mga interesting mag-donate, no? Sa mga ganyan, kunwari, mga gusto talaga mag-donate ng mga beakers ng ilaw, yung voltage na hinahanap na si Pumper kasi 24 volts. So, kung plano nyo mag-donate or
magbigay ng mga bleakers ganun, yung 24 volts para ano kasi, para hindi siya masayang. Hindi naman sinasabi na masayang. Ano lang talaga, 24 volts talaga yung ano ni Pumper. Pero gagawa namin siya ng paraan in the near future. Kasi budget and ano rin, oras din kasi yung kulang kami. Kaya hindi namin agad mabagsak lahat ng upgrades. So again, hindi pa nagtatapos dito ang transformation ni Pumper. Abang-abang lang kayo. So, hindi namin sinasabing nag-inarty kami. Ah. So, gusto lang namin sabihin, may certain load kasi si Pumper natin. Hindi naman state of the art si Pumper. Medyo matanda na. Alam naman natin siya kung matanda na yung block. So, kinoconsider din natin yung lakas niya. Kung kaya niya bang, kaya ba natin i-mount sa kanya yung mga possible donation. Pero syempre, all donations are welcome. Pero syempre, ayaw din naman natin siyang matenga. Gusto ko din naman na i-install siya para nakikita nyo din. So, ayun. Actually, hindi pa tatapos eh. Didilim pa ng konti para may ilaw eh. So, ito na. Didilim na tayo. Thank you.